Tumayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, kanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Burol. Nag-alay na siya roon ng daang handog na sunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya ay naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ng marapatin ninyong paglukluin ang kanyang trono ang isang anak. Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa masama at magaling, sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon,
Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi mo hiniling para sa iyong sarili ang mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng inyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humahatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging ang mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas iyong buhay? Iyong buhay na binata sa kanyang kabataay, ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos sa aki ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang paalis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus
at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Sa ating ebanghelyo, magandang mapansin na ang tao ay tumatakbo at hinahanap si Jesus. Kung saan man sila magpunta, patuloy nilang hinahanap si Jesus. Sinubukan na ang tumakas nila Jesus para makasumpong lamang ng kaunting pahinga. Pero ang mga tao ay nauuhaw at patuloy na hinahanap si Jesus. Bakit nila nais hanapin si Jesus? Bakit nila nais makita si Jesus? Una ho dahil gusto nila magpagaling kay Jesus. Marami nagtutungo kay Jesus dahil may kanyang-kanyang karamdaman at nagnanais na magpagaling. Pero higit ho sa lahat, marami pong nagpupunta kay Jesus at nagtutungo sa kanya at nais siyang masumpungan dahil gusto din nilang pakinggan ang kanyang salita. Gusto nilang makinig sa aral at mga turo ni Jesus. At sana po tayo din po mga Kristiyano ay ito din po yung pagnanais natin. Nais nating makita si Jesus dahil gusto natin siyang pakinggan. Gusto natin siyang pakinggan ang kanyang salita, ang kanyang mga aral at turo. At ang ito ay magiging gabay natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Yun yung nais nila. May kanya-kanyang hiling, may kanya-kanyang pinagdarasal at inihiling sa Panginoon. Pero higit sa lahat, ang Diyos hindi gagamitin lamang nais ding marinig ng mga tao ang aral at turo ng Diyos. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na ito rin yung naisin natin. Na sa ating paglago, sa ating pananampalataya at sa ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, ay meron din tayong pananabik na makinig sa kanyang salita. Pananabik na makinig sa aral at turo ni Jesus at itong aral at turong narinig natin ay nananabik din tayo na ibahagi at isabuhay. Thirsty to hear His word. Longing to hear His teaching. At mula sa pagkauhaw at pagnanais, dumudugtong ito sa pagsasabuhay. Sayang naman kung iba nga, kabisado ang aral at turo ni Jesus, kabisado ang Ten Commandments. Ang problema minsan, hindi naman nasasabuhay. Naalala ko nung nag-aaral pa po kami at may isang pari ho na dumaan. At yung seminaristang ito ay maingay. At tinanong siya, kaya mo bang i-translate ang ganitong Latin na salita? Ang translation niya sa English ay great silence. At nung tinanong siya, yes, Father, I know how to translate that. This is, ganito po ang translation yan. Alam niya paano i-translate. Alam niya yung ibig sabihin ng salita. As yung parang ito sinabi dun sa seminaristang maingay, good, then do it. Oo, alam nga niya yung ibig sabihin, pero hindi naman niya nagagawa. Kaya pinaalala siya, good, then do it. Ito rin siguro ang paanyaya sa ating pagdanais na marinig at mapakinggan ang salita ng Diyos. Sana hindi lang natin alam, kung hindi naisasabuhay din natin ang kanyang aral at turo. Siyang nagiging gabay natin sa ating buhay, ang salita ng Diyos, ang ating gabay,
sa pagtahak natin sa banal ng kabutihan at kabanalan, ang salita ng Diyos ang ating ilaw na gagabay sa ating buhay. We do not only know it, but we also do it. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Ang ating itugon, pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mo kanyang matularan ang iyong anak na nagahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tapos
Palaspas na ginamit ng Linggo ng Palaspas, maaari niya pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong kapistahan ni San Blas, kaugali ang isinasagawa ang pagbabasbas sa mga lalamunan at ang panalangin para sa lunas na kagalingan. Igagawad po natin ang pangkalahatang tanda ng pagbabasbas. Manalangin tayo. Sa tulong ni San Blas, Obispo at Martir, iadya nawa kayo ng Diyos sa mga sakit sa lalamunan at sa iba pang karamdaman, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Sorry.